na mapahamak. Ang mga pangunahing balitang sa loob at labas ng bansa. Tinagit at kinalap ng Agila News Team. Agila Balita! Magandang tanghali, Pilipinas. Ngayon ay Biyernes, Setyembre 4, 2020. Ito ang Agila Balita. Sabayan din tayong napapakinggan sa Radyo Agila DZ, si 1062 Mega Manila at sa ating mga Radyo Agila Provincial Relay Station sa mga lungsod ng Dagupan, Lucena, Cebu at Davao. Ako po si Mario Choa. Sa ulo ng mga balita, Typhoon Haishen nagkapasok na sa teritoryo ng bansa. Bagyo pinangalan ng Christine. Buy local Filipino product isinulong ng Malacanang sa ilalim ng Zero Hunger Task Force sa gitna ng pandemya ng COVID-19. Panawagan pagbasura sa Visiting Forces Agreement o VFA muling binuhay ng Makabayan Block sa Kamara kasunod ng maagang pagpapalaya kay Joseph Scott Pemberton. Usamin City Councilor Ricardo Paruhino natagpo ang patay sa loob ng kanyang selda sa Usamin City Police Station. At sa ating balitang abroad, bilang ng mga nasawing health workers sa buong mundo, hindi bababa sa 7,000 ayon sa Amnesty International. Sa detalye ng ating mga balita, nagkapasok na sa bansa ang Typhoon Haishen. Ayon sa PAGASA, alas 9 ng umaga nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo at pinangalanan itong Christine. Huling namata ng bagyo sa layong 1,440 kilometro silangan ng extreme northern Luzon, taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 165 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 205 kilometers per hour. Kumikilos ito pagkanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Una nang sinabi ng PAGASA na hindi magkakaroon ng direktang epekto sa bansa ang Typhoon Christine. Malayo kasi ito sa landmass at agad din itong lalabas ng bansa. Samantala, ang extreme northern Luzon ay patuloy namang naapektuhan ng habagat. Magiging maaliwalas naman ang panahon sa buong bansa ngayong Biyernes at makararanas lamang ng isolated na mga pag-ulan dahil sa localized thunderstorms. Niyanig ng magnitude 3.2 na lindol ang Davao Oriental ayon sa PBOX na itala ang pagyanig 233 kilometers southeast ng bayan ng Governor Generoso alas 12:45 ng madaling araw kanina. May lalim na 33 kilometers at tectonic ang origin ng pagyanig. Wala namang naitalang pagkasira ng mga ari-arian, intensities at aftershocks, bunsod ng pagyanig. Samantala, ang Negros Occidental naman ay niyanig ng magnitude 3.5 na lindol kaninang umaga. Ayon sa PBOX, naitala ang pagyanig 22 kilometers northwest ng bayan ng Sipalay City alas 3:16 kaninang madaling araw. May lalim ang lindol na 21 kilometers at tectonic ang origin. Wala namang naitalang pagkasira ng mga ari-arian, intensities at aftershocks, bunsod ng pagyanig. Pitong volcanic earthquake ang naitala sa Bulkang Taal sa nagkalipas na magdama. Batay sa tala ng Volcano Bulletin ng PBOX, ang pagyanig ay sanhi ng pagkakaroon ng proseso ng rock fracturing sa bulkan. May naitala ring mahinang steaming activity sa bulkan na ang taas ay umabot sa 10 meters. Nananatiling nakataas pa rin ang alert level 1 o abnormal na kondisyon sa Bulkang Taal kaya patuloy na inaabisuhan ng publiko na maaaring magkaroon ng sudden steam driven at phreatic explosion, volcanic earthquakes at minor ashfall. Bawal pa rin ang pagpasok sa Taal Volcano Island as a permanent danger zone ng bulkan, partikular sa bisinidad ng main crater at sa daang Castilla Fissure. Muling nabawasan ang antas ng tubig ng Angat Dam at iba pang dam sa Luzon sa nakalipas na magdamag. Ayon sa PAGASA Hydrometeorology Division, naitala sa 179.53 meters ang antas nito kaninang alas 6 ng umaga. Mas mababa ang antas nito kahapon
na 179.69 meters. Samantala, bahagya namang naragdaga ng antas ng tubig sa Ipo Dam na nasa 99.18 meters. Mas mataas sa antas ito kahapon na 98.95 meters, habang naragdagan din ang antas ng tubig ng Lamesa Dam na nasa 79 meters. Mas mataas sa antas nito kahapon na 78.97 meters. Ang water level naman ng San Roque at Pantabangan Dams ay naragdagan habang nabawasan naman ang tubig sa Ambuklao, Binga, Magat at Caliraya Dams. Magpapatupad ng araw-araw na water service interruption ang Maynila sa ilang mga barangay sa Quezon City at Valenzuela City simula ngayong araw, September 4. Matatanda ang kahapon ay nagkaroon na ng emergency water supply interruption ang ilang customers sa Quezon City dahil sa lumubog sa tubig ang apat na pumps ng North Sea Annex pumping stations matapos ang pagtagas ng discharge line. Nagsasagawa na ngayon ng dewatering activity sa pasilidad kung saan inaasahang aabutin ng 5 araw ang pagsasaayos nito. Dahil dito, sinabi ng Maynila na kailangang magpatupad ng daily water service interruptions simula ngayong araw na tatagal hanggang sa September 9 sa ilang bahagi ng Quezon City at Valenzuela City, kabilang sa maapektuhan ng mga barangay sa mga sumusunod na mga lugar. Sa Quezon City, mga barangay ng Bagong Silang, Batasan Hills, Commonwealth, Greater Fairview, Payatas, Holy Spirit, North Fairview, Santa Monica, Bagbag, Gulod, San Bartolome, nagkaisang nayon. Sa Valenzuela City naman ay ang Barangay Ugo. Pinayuhan ng Maynilad ang mga residente na mag-ipon ng tubig sa mga oras na available ang supply sa kanilang lugar. Nagka-standby naman ang water tankers ng Maynilad para mag-deliver ng tubig kung kinakailangan. Narito ang buong listahan ng mga apektadong barangay at mga oras ng service interruption. Sa hanay pa rin ng mga pangunahing balita, mahigit sa 26 na milyon na ang naitatalang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Batay sa pinakahuling datos na nakalap ng World Health Organization, pumalo na sa 26,176,140 ang global cases ng COVID-19. Ito'y makaraang makapagtala ng mahigit sa 287,000 na bagong kaso sa nagkalipas na magdamag. Ang Estados Unidos ay nakapagtala ng mahigit 37,000 na karagdagang mga kaso. Habang umakyat naman sa 4 na milyon ang kaso ng COVID-19 sa Brazil matapos magkapagtala pa ng mahigit sa 48,000 na dagdag na kaso. Mahigit 82,000 naman ang bagong kaso na naitala sa India. Sa ating bansa, umakyat naman sa 228,403 ang kabuuang bilang ng mga kaso ng COVID-19. Ito'y matapos magkapagtala ang Department of Health ng 1,987 na mga bagong kaso ng virus infection. Mayorya ng mga bagong kaso ay mula pa rin sa National Capital Region na umabot sa 818 new cases. Sinundan ng Cavite na may 153 new cases, Laguna na may 125 new cases, Negros Occidental na may 122 new cases, at Rizal na may 78 new cases. Nagkapagtala naman ng DOH ng 880 na bagong gumaling mula sa COVID-19. Dahil dito, aabot na ngayon sa 159,475 ang kabuuang bilang ng nakarecover mula sa COVID-19 sa bansa. May 65 naman ang naitalang nasawi dahil sa virus. Ayon sa DOH, sa bilang na ito, 55 ay nasawi ngayong August 6 noong Hulyo at ng isa noong Abril. Sa ngayon, umakyat na sa 3,688 ang kabuuang bilang ng mga nasawi dahil sa COVID-19. May 24 naman ang inalis ang Department of Health mula sa kabuuang bilang ng kaso ng COVID-19 na kanilang nai-report, kasunod ng kanilang nagpapatuloy na validation at paglilinis sa kanilang listahan.
Negatibo sa COVID-19 si dating Kalawan Mayor Antonio Sanchez. Si Sanchez ay una nang dinala sa New Bilibid Prisons Hospital dahil sa pagsusuka, diarrhea at hirap sa paghinga at isinailalim sa swab test. Sinabi ni Justice Undersecretary at spokesperson Mark Perete na batay sa Bureau of Corrections, nagnegatibo sa virus si Sanchez. Ayon din sa Bucor, bumuti na ang kondisyon ni Sanchez at hindi na inilipat sa PGH. Patuloy naman itong mananatili sa Bilibid Hospital. Si Sanchez ay hinatulang guilty ng korte noong 1995 sa kasong rape at murder kina UP Los Baños student Mary Aileen Sarmenta at Alan Gomez. Isa lamang ang napaulat na bagong nagpositibong Pilipino sa COVID-19 sa ibang bansa. Sa datos ng Department of Foreign Affairs, umakyat na sa 10,097 ang mga kumpirmadong positive sa COVID-19 na Pilipino mula sa 74 na bansa at rehiyon. Sa nasabing bilang, 3,120 ang patuloy na nagpapagamot sa iba't ibang ospital. 43 naman ang bagong gumaling, kaya 6,220 na ang overseas Filipinos na nagka-recover sa sakit o na-discharge na sa ospital. Samantala, walang napaulat na nasawing overseas Filipino. Dahil dito na nanatili sa 757 ang COVID-19 related deaths sa mga Filipino abroad. Pinakamarami pa rin naitalang confirmed COVID-19 positive ay sa bahagi ng Middle East, Africa na may 6,975 na kaso. Sumunod dito ang Europa na may 1,166 confirmed COVID-19 positive cases. Nasa 798 naman ang kaso sa Amerika at 1,158 sa Asia-Pacific region. Tiniyak ng DFA na sa pamamagitan ng Foreign Service Post, tututukan ang lagay ng mga Pinoy sa ibang bansa at handang umasiste sa mga Pilipino na apektado ng COVID-19 pandemic. Magbabalik pa ang Agila Balita. Agila Balita. Mula sa libu-libong nangarap at nagpakita ng galing, iisa lang ang nagtagumpay at hinirang na TNG's first grand winner. Ngunit hindi dyan nagtatapos ang pagpapakita nila ng gilas sa September 5. At 6 ay muli nating samahan ang ating mga hurado na humanap ng mga Pilipinong may natatanging galing sa pagkanta at pagsayaw. Abangan ang lahat ng yan dito sa mas pinalawak at mas pinalaking talent competition on TV and online. Tagisan ng Galing Part 2 dito lang sa Net25. Tagisan ng Galing Part 2 is co-presented by Cooper, an expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Cooper, your ultimate MEPS and air conditioning solutions. Unlad Incorporated International, fight against global poverty. Kenrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Our sponsors, BDO, we find ways. JRC Industrial Sales, RS Square Variables Incorporated, your trusted UPS supplier and UPS maintenance provider in Luzon, Visayas, and Mindanao. RJK Services Manpower Agency Corporation, Robust Builders, Chris Rock Enterprises, Victory Carpentry, DOP Asiatic Pest Control Services, and AUB Aspire for the Future. In partnership with New Era University ETAP, Expanded Tertiary Education, Equivalency and Accreditation Program. Embrace Cafe, we embrace differently abled persons. The New Era University, in its 45th year of excellence, discipline, and service to humanity, will offer online education at all levels beginning this first semester, academic year 2020 to 2021. Through the NEU Virtual Learning Environment, or NEU VLE. New Era University offers a complete basic education cycle from kindergarten up to senior high school, offering all strands.
NEU has 18 colleges. And 2 graduate schools. It also offers IELTS and ETI. Best of all, NEU has the most affordable tuition fees among private universities in the Philippines. NEU is at Quezon City, the city of San Fernando, Pampanga, General Santos City, South Cotabato, Lipa City, Batangas, and Pinugay Barres Rizal. New Era University is under the stewardship of Dr. Dilo L. Rosas. What are you waiting for? Be part of the new normal. Enroll now. Classes start on October 5, 2020. Sa ating mga balita, 157 pang pasyente ang nagpositibo sa COVID-19 sa Western Visayas Region. Sinabi ng Department of Health Western Visayas Center for Health Development, umakyat na sa 5,140 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa rehiyon. 2,397 sa nasabing bilang ang aktibong kaso ng sakit. 76.51% ng mga kaso ng COVID-19 ay asymptomatic o walang nararanasang sintomas. 130 naman ang gumaling pa, kaya 2,660 na ang total recovery sa Western Visayas. Umabot na ba sa 83 ang bilang ng nasawi sa rehiyon dahil sa COVID-19? Samantala sa Eastern Visayas naman ay 90 ang naragdag na bilang ng kaso ng COVID-19. Ang mga bagong kaso ay mula sa 920 laboratory samples na sinuri ng mga testing laboratories, partikular sa Leyte, Northern Samar, Samar at Southern Leyte. Sa datos ng Department of Health, Eastern Visayas, 3,249 na ang confirmed COVID-19 cases sa lalawigan. Sa nasabing bilang, 1,168 o 35.95% ang aktibong kaso. 135 naman residente ang gumaling pa sa nakakahawang sakit. Dahil dito umabot na sa 2,055 o 63.29% ang total recovery sa Eastern Visayas. Naragdagan pang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa Region 4A o Calabarzon. Ayon sa huling datos mula sa Department of Health Center for Health Development, Region 4A, 576 na bagong mga kaso ang naitala, kaya pumalo na sa 21,850 ang kabuuang bilang ng mga tinamaan ng virus sa rehiyon. Habang ang bilang ng active cases sa lalawigan ay nasa 12,854, samantala na sa 8,487 naman ang bilang ng mga nakarecover matapos nakapagtala ng 538 na bagong recoveries. Nasa 9 naman ang naragdag sa death toll, kaya umabot na sa 509 ang bilang ng mga namatay sa rehiyon. Paalala ng DOH Regional Office na masusing sundin at gawin ang mga health protocol upang maiwasan ang pagkalat at pagtaas pa ng bilang ng mga tinamaan ng COVID-19. Samantala, bawal na ang pagdura at pagsinga sa lahat ng mga kalsada, bangketa, sidewalks, palengke, malls, parke, mga pampublikong sasakyan at tanggapan, terminal, bangko, commercial establishment, eskwelahan, ospital, loob ng mga gusali at iba pang pampublikong lugar sa San Juan City. Ito'y matapos na ipasa ng City Council ang Anti-Spitting Ordinance of 2020 na magiging epektibo 15 araw pagkatapos itong mailathala sa pahayagan. Sa ilalim ng ordinansa, mahigpit din na ipagbabawal ang pagbahing at mga katulad na akto ng hindi sinasadya pero walang suot na face mask at face shield. Bawal na rin sa San Juan City ang iba pang marurumi at mapanganib na gawain sa kalusugan gaya ng pag-ihi, pagdumi at pagsuka sa mga pampublikong lugar. Pagmumultahin ang mga lalabag sa ordinansa.
Para sa unang paglabag ay 500 pesos, sa ikalawang paglabag ay 2,000 pesos, at sa ikatlong paglabag ay 5,000 pesos at sa ilalim sa health seminar ng City Health Office. 79 ang nadagdag na sa bilang ng mga pulis na tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa datos ng PNP Health Service, 4,291 na ang confirmed COVID-19 cases sa hanay ng pambansang pulisya. 700 pulis ang itinuturing na probable cases habang 2,896 ang suspected cases. 59 naman na pulis ang gumaling sa COVID-19. Dahil dito, 2,997 na ang kabuang bilang ng mga gumaling sa sakit sa hanay ng PNP. Wala namang pulis ang napaulat na nasawi dahil sa COVID-19, kaya nananatili sa 16 ang COVID-19 related deaths sa PNP. Nais ni Joint Task Force COVID Shield Commander Police Lieutenant General Guillermo Eleazar na pagmultahin at parusahan ng community service ang mga lalabag sa quarantine at curfew protocols. Ayon kay Eleazar, makakabuti na ito kaysa arestuhin at sama-samang ikulong ang mga lumalabag dahil delikado pang magkahawahan ng sakit. Aarestuhin lang anya at sasampahan ng kaso ang mga lumalabag kung nanlalaban sila o babastusin ng mga otoridad. Sinabi pa ni Eleazar na marami sa mga barangay at LGU ay walang detention facility at ang mga kulungan naman ng mga pulis ay siksika na rin ng karamihan. Hindi na rin anya dapat bigyan pa ng babala ang mga mahuhuling violator dahil 5 buwan nang ipinatutupad ang curfew at quarantine protocols. Dagdag pa ni Eleazar, sa community service, makakatulong pa ang mga violators sa paglilinis at pagpapaganda ng kanilang komunidad. Samantala, ang malilikom naman na multa ay maidaragdag sa pondo sa pakikipaglaban ng gobyerno kontra COVID-19. Mahigit sa 14,800 pang personal protective equipment o PPE shipment ang na-release ng Bureau of Customs o BOC. Sinabi ng BOC na 33 ang na-release na kargamento noong Webes, September 3. Na-release ang PPE shipments sa mga sumusunod na lugar. PPE shipments ay sa NAIA, 27 sa Cebu, 4 sa Davao, 2. Dahil dito, nasa 14,866 na ang kabuang bilang na nai-release na PPE shipment. Samantala, nabigyan na ng ayuda ang mahigit sa 13 milyong pamilya sa ilalim ng second tranche ng Social Amelioration Program. Umabot na sa kabuuang 13,699,667 ang pamilyang benepisyaryo na nakatanggap ng cash aid. Batay ito sa datos ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Dahil dito, aabot na sa 82.1 billion pesos ang nailabas ng DSWD para sa second tranche ng SAP. Sinabi pa ng kagawaran na tuloy pa rin ang pamamahagi ng emergency subsidy sa mga benepisyaryo ng SAP, kabilang ang mga waitlisted o karagdagang mga pamilya. Buy Local Filipino Product, isinulong ng Malacanang sa ilalim ng Zero Hunger Task Force sa gitna ng pandemya ng COVID-19. Si Eagle News reporter Vic Suminta. Umapilang Malacanang sa publiko na tangkilikin ng mga locally produced na produkto sa gitna ng pananalasa ng pandemya ng COVID-19. Sinabi ni Cabinet Secretary at Chairman ng Zero Hunger Task Force, Secretary Carlo Alexe Nograles, malaking tulong sa mga local manufacturers at sa ekonomiya ng bansa kung magiging prioridad ng mga consumers ang pagbili ng mga produktong Pinoy sa kalip ng mga imported na produkto. Ayon kay Nograles, nasa 25% ng gross domestic product o GDP ay kontribusyon ng mga local manufacturers. Inihayag ni Nograles, mahalaga ang pagtutulungan ng bawat sektor ngayong panahon ng krisis dulot ng pandemya ng COVID-19. Niliwanag ni Nograles na ang pamahalaan ay tinatangkilik ng mga locally produced na mga personal protective equipment o PPE na ginagamit ng mga medical frontliners sa bansa. Para sa Eagle News, Vic Sumintak, we live in interesting times.
Kinastigo ni Senator Amy Marcos ang Civil Service Commission na umano'y naging dahilan pa ng kawalan ng trabaho sa gitna ng COVID-19 pandemic. Ito'y dahil sa pagkabigong sertipikahan ng mga aplikanteng kwalipikado o eligible sa libu-libong trabaho sa gobyerno na napabayaang bakante sa loob ng maraming taon. Sinabi ni Marcos, bilang taga-depensa sa 2021 budget ng CSC, mahigit sa 269,000 ang permanenteng posisyon sa gobyerno ang bakante hanggang 2019 at halos 178,000 pa rin ang bakante hanggang nitong nagdaang Agosto. Ayon kay Marcos, kabilang dito ang 7.6 billion pesos mula sa miscellaneous personal benefits funds sa 2020 budget na nananatili hindi pa rin nagagamit para kumuha ng bagong tauhan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang away-an niya sa loob ng mga taga-gobyerno at kawalang aksyon ng CSC ang lalo pang nagpalala at nagpaantala sa pagkuha ng mga tao para sa mga bakanting pwesto sa gobyerno. Inirekomenda ni Marcos na pabilisan o pabilisin ng CSC ang pagpapatupad ng patakaran para maging eligible sa madaling panahon ng mga contractual employees na matagal na sa kanilang trabaho sa gobyerno at hindi sila nakatatanggap ng commission certified salaries at mga benepisyo. Hinikayat ni Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez ang Department of Agriculture na muling pag-aralan ang importation policies na nakakaapekto ngayon sa local market sa gitna ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Alvarez, kailangang i-review at i-recalibrate ng ahensya ang importation policies ng bansa upang maisalba ang kabuhayan ng local farmers. Tinukoy ni Alvarez na sa gitna ng kinakaharap ng buong mundo sa health crisis ay bumagsak ang consumer demand kasabay ng pagsasara ng restaurants. Ang mga bansang may mataas na capacity production ng mga produkto tulad ng karne at iba pang surplus perishable goods ay nagbabagsak sa mga bansa tulad ng sa Pilipinas kung saan nakakaapekto ito sa kabuhayan ng mga magsasaka at local producers. Ang pagiging maluwag-an niya ng gobyerno sa importasyon at kawalan ng regulasyon sa pre-market ang pumipigil sa lokal na merkado na maging competitive dahil mas mura ang mga imported na produkto at hindi ito kayang tapatan ng local farmers. Nagbabala si Alvarez na kung hindi ito agad aaksyonan ng ahensya ay tiyak na magkukulapse ang local agriculture sector at magbubunga ito ng domino effect sa pagkawala ng kabuhayan ng mga magsasaka. Samantala, nagtakda ang Department of Education o DepEd ng bilang ng oras na dapat gugulin ng mga estudyante sa paggamit ng gadget. Ngayong ipinatutupad ang online learning sa gitna ng COVID-19 pandemic. Batay sa Department Memorandum na ipinabatid ni Education Undersecretary Alain Pascual na isang oras lamang ang dapat i-google ng mga mag-aaral sa kinder para magamit ang kanilang device. Sinabi ni Pascual na ang mga mag-aaral namang nasa grade 1 hanggang 5 ay pinapayagang gumamit ng gadget ng isa at kalahating oras, samantala hanggang 2 oras ang para sa grade 6 hanggang 8. Ang mga nasa grade 9 hanggang 12 ay uubra namang makagamit ng kanilang gadget hanggang sa 2 oras sa umaga at 2 oras din sa hapon. Ang screen time guidelines ay ibinase sa American Academy of Pediatrics at World Health Organization. Una nang inihayag ng child development specialist na hindi advisable sa mga bata na gumugol ng mahabang oras sa paggamit ng kanilang gadget dahil nakasasama ito sa kanilang mata at hindi makakaintindi ng kanilang mga leksyon. Isang Filipino crew ang nawawala matapos masunog ang isang oil tanker sa Indian Ocean. 23 crew members umano ang lula ng tanker na kabilang ang 18 Pinoy. Maliban sa nawawalang Pinoy crew, isa pang Pinoy crew na third engineer ang nasugatan sa insidente at kasalukuyang ginagamot na sa ospital. Ayon sa tagapagsalita ng Indian Navy, ang sunog ay nagsimula sa boiler sa engine room sa Mount New Diamond. Lula nito ang 270,000 na metric tons na crude oil mula sa port ng Kuwait. Patungo sana sa Indian port ang barko.
agad na kapagpadala ng 4 na barko ang Indian Navy at natagpuan ang 19 na crew na sakay ng lifeboats. Maliban sa 18 Pinoy, mayroon ding 5 Greek citizens na crew ang barko. Nasa lugar na rin ang 2 anti-submarine Russian ships para tumulong sa paghahanap sa mga nawawalang crew. Samantala, patuloy na pinaghahanap ang 42 crew ng lumubog na cargo vessel sa Japan. Lula ng Gulf Livestock 1 ang 5,800 na mga baka na galing New Zealand at dadalhin dapat sa China. Pero habang nasa karagatang sakop ng Amani Oshima, nagpadala ang barko ng distress call sa Japanese Coast Guard. Sinabi na nag-iisang Pinoy na nailigtas ng mga otoridad na si Eduardo Sareno, huminto ang isa sa mga makina ng barko. Nakarinig na umano siya ng anunsyo na kailangan na magsuot ng life jackets dahil lulubog ang barko. Doon na siya nagpa siyang tumalon sa dagat. Sa loob ng halos 24 na oras na nagpalutang-lutang siya sa dagat, sinabi ni Sareno na wala siyang nakitang ibang kasamahan niya. Samantala, nakauwi na ng Pilipinas ang 8 stranded Filipinos sa Myanmar. Sinabi ng Department of Foreign Affairs na nakabalik na ng bansa ang overseas Filipinos sa pamagitan ng special relief flight mula sa Yanggu hanggang Maynila. Inayos ng Philippine Embassy sa Yanggun ang flight, katuwang ang Myanmar National Airlines. Lula ng flight ang ilang Pilipino na nawalan ng trabaho sa nasabing bansa. Kasama rin sa flight ang isang Pilipino na dating nagtatrabaho sa garments manufacturing company na na-diagnose na may chronic renal disease. Matapos ang mahigit sa 11 araw sa ospital, binigyan na ang Pinoy ng clearance ng kanyang mga doktor para makasama sa flight pauwi ng Pilipinas. Mahigit naman sa 1,000 pang overseas Pilipinos ang dumating sa bansa. Ang mga Pinoy ay nag-avail ng repatriation program ng pamahalaan matapos na maapektuhan ng pandemic ng COVID-19 ang mga bansang kanilang pinagtatrabahuhan. Kabilang sa dumating ang 150 Pinoy galing ng Los Angeles, USA. Mayroon ding 2 commercial flights na dumating sa NAIA, lulan ang 500 mga Pinoy galing sa Qatar. Dumating din sa NAIA ang 200 Pinoy galing sa Dubai, lula ng Emirates Flights. 118 na Pinoy pa ang galing naman sa Macau. Dumating na din sa bansa ang 2 DFA Chartered Mass Repatriation Flight mula sa Lebanon. Lula nito ang 361 na mga Pinoy na nag-avail ng repatriation program matapos ang pagsabog sa Beirut Port noong nakaraang buwan. Iginagalang ng Malacanang ang desisyon ng Malaysia na pagbawalan ng makapasok sa kanilang bansa ang mga Filipino. Ito ay dahil sa mataas ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, nakapaghihinayang o nakakapaghina ang desisyon ng Malaysia. Pero walaan niyang magagawa ang Pilipinas dahil isang sovereign decision ang ginawa ng Malaysia. Bukod sa mga Pilipino, pinagbawalan din ng Malaysia na makapasok sa kanilang teritoryo ang mga taga-India at Indonesia. Sakop ng utos ng Malaysia ang mga mayroong long-term passes, mga estudyante, expatriates, may mga permanent resident visa, maging ang mga miyembro ng pamilya ng mga Malaysian. Hindi pa makalalabas ng kulungan ang Amerikanong sundalo na si Joseph Scott Pemberton na natulan sa pagpatay sa transgender woman na si Jennifer Laude noong 2014. Ayon kay Justice Undersecretary at spokesperson Mark Perete, hindi pa ipoproseso ng Bucor ang paglaya ni Pemberton dahil may pending pang apela sa hukuman. Anya, hihintayin muna ng Bucor ang resolusyon ng korte sa inihaing motion for reconsideration ng pamilya Laude laban sa kautusan na palayain na si Pemberton. Sinabi naman ni Justice Secretary Minardo Guevara na hinihintay pa ng DOJ ang kabuuang report mula sa kanilang mga piskal sa Olongapo City at ang mga kopya ng kautusan ng korte at mga dokumento na inihain ng mga partido sa kaso.
Samantala, panawagang pagbasura sa Visiting Forces Agreement muling binuhay ng Makabayan Block sa Kamara kasunod ng maagang pagpapalaya kay Joseph Scott Pemberton na nakapatay kay Jennifer Laude. Si Eagle News reporter Eden Santos sa detalye. Isinusulong ng Makabayan Block sa Kamara ang muling pagbasura sa Visiting Forces Agreement o VFA. Ito ay matapos na magpalabas ng desisyon ng Olongapo Court na palayain si dating U.S. Marine Joseph Scott Pemberton na na-convict sa pagpatay kay Jennifer Laude. Ayon kay Bayan Muna, Representative Ferdinand Gaite, muli silang nananawagan na wakasan ng VFA na hindi lang nagresulta sa pagpatay kay Laude, kundi maging ng pagbibigay special treatment sa Amerikanong kriminal. Giit pa ng kongresista na malinaw sa kasong ito na habang inilalagay ng kasunduang ito sa panganib ng pang-aabuso at karahasan ng mga mamamayan, ay tinitiyak naman na mapoprotektahan ang mga abusadong sundalong kano. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Samantala, isinusulong ni Senator Richard Gordon na gawing 65 ang retirement age ng mga sundalo maging ang 3 taon na fixed term ng AFP Chief of Staff. Sinabi ni Gordon na sa ganitong paraan ay may pagpapatuloy ng namumuno sa AFP ang nais niyang programa at reforma para sa sandataang lakas. Pinuna ng senador na maraming na itatalagang AFP Chief of Staff at ilang buwan lang na nagtatagal sa pwesto dahil aabutin na nila ang kasalukuyang retirement age na 56. Dagdag ang mababatas sa mga panlabas at panloob na mga banta na kinakaharap ng bansa. Nangangailangan ang AFP ng mga heneral na malawak ang karanasan. Inihain ni Gordon ang Senate Bill No. 1785 at pumayag na anya sa Senator Pamplo Lacson, ang chairman ng Committee on National Defense, na bumuo ng subcommittee na hahawak sa panukala. Sinisimula na ng DNR na patambakan ng dinurog na dolomite rocks mula sa Cebu ang bahagi ng Baywalk sa Manila Bay. Ayon kay DNR Undersecretary Benny Antiporda, ito'y bahagi ng planong gawing malaburakay ang Manila Bay. Umalma naman dito si Greenpeace Philippines campaigner Sunny Batumbacal dahil hindi malilinis ang pagtatapon ng synthetic white sand sa Manila Bay ang maduming kapaligiran nito. Dinagsa naman ang mga negatibong komento ang hakbangin ng DNR kung saan ilang netizen ang nagsabing pagsasayang lang ng pera ang nais mangyari ng ahensya at sa halip ay dapat linising mabuti at ayusin ang mga tubo na lalabasan ng tubig patungong Manila Bay. Labing isang containers ng knockdown crusher machine ang nasamsam ng Bureau of Customs sa Batangas. Ang kargamento na may estimated value na 29.65 million pesos ay nagka-consign sa Merchamp Empire na ipinroseso ng lihensyadong customs broker na si Daryl Santos. Mula sa Shanghai, China, dumating ang kargamento sa Port of Batangas noong August 11, 2020. Ito ay dineklara bilang steel pre-pub frame at crusher machine spare parts. Ngunit sa isinagawang spot check examination, lumabas na knockdown crush machine lang ang laman ng kargamento. Dahil dito naglabas ng alert order sa District Collector Attorney Maria Rhea Gregorio noong August 18. Matapos ang eksaminasyon sa containers, nakumpirma na ang laman ng mga ito ay cone crusher, sand washing machine, feather low voltage power distribution counters, cable mantle, concave wall tile, cone head sealing pressure ring, pressure cup, lock bolt, spring set, bolt locking cylinder, protective cylinder, jaw crusher, screen conveyor, hopper steel frames, discharge hopper, jaw plates, lining plates, at ang iba pang mga
produkto. Ang mga nabanggit na parte ay magiging crusher machine kapag binuo. Nag-issue na ng warrant of seizure and detention laban sa subject shipment dahil sa paglabag sa Section 1400 o misdeclaration o misclarification and other validation in goods declaration na may kinalaman sa Section 113, Property Subject Seizure and Forfeiture ng Customs Modernization and Tariff Act. Sa iba pa nating balitang pulis, arestado ang mga tauhan ng Bureau of Immigration ng isang puganting Korean national na wanted sa kanilang bansa dahil sa large-scale fraud. Si Sin Chul, na 50 anyos, ay inaresto ng mga tauhan ng Fugitive Search Unit ng Immigration at PNP CIDG sa tinutuluyan nitong condominium sa Taguig City. Dapatid na kinansela na rin ng South Korean Embassy ang pasaporte ni Sin, kaya isa na itong undocumented alien. Ayon kay Immigration Commissioner Jaime Morente, ipapatapon pabalik ng Korea sa Sin sa sandaling maglabas na ng summary deportation order ang Board of Commissioners. Ilalagay na rin ito sa blacklist ng immigration upang hindi na muling makabalik pa ng Pilipinas. Ayon sa BI, may red notice na si Sin mula sa Interpol matapos magkasuhan ng fraud. Kaya nagpalabas ng arrest warrant ang District Court ng Incheon, South Korea. Batay sa record, aabot sa mahigit 1,086 billion won o tinatayang $914,000 ang natangay ni Sin mula sa mga kapwa niya Korean national matapos magbenta sa kanyang mga biktima ng face mask na hindi naman niya na-deliver. Sa ngayon, nakadetine na si Sin pansamantala sa CIDG headquarters sa Maynila habang hinihintay pa ang resulta ng kanyang COVID-19 swab test. Mga pangyayari sa labas ng bansa. Balitan abroad. Mahigit sa 7,000 health workers na sa buong mundo ang nasawi matapos mahawahan ng coronavirus, kung saan 1,300 dito ay sa Mexico pa lamang. Sinabi ni Steve Cockburn, pinuno ng Economic and Social Justice ng London-based right group na Amnesty International, bawat health worker ay may karapatang maging ligtas sa kanilang trabaho at isaan niyang iskandalo na marami ang nasasawi. Ayon sa Amnesty, hindi bababa sa 1,320 health workers ang kumpirmadong namatay dahil sa COVID-19 sa Mexico. Ang iba pang pinakagrabing tinamaan ng COVID-19 ay ang Estados Unidos na nakapagtala ng 1,077 health workers na namatay, United Kingdom na may 649, Brazil na may 634, Russia na may 631 at India na may 573. Gunman, ayon sa Amnesty, ang mga bilang ay posibleng mas malaki pa dahil ang kaso ng pagkamatay ng health workers ay maaaring hindi opisyal na nairehistro sa maraming mga bansa. Sa iba pa nating balitang abroad, nakalikom ng higit sa $364 million si Democratic presidential candidate Joe Biden noong Agosto. Batay sa ulat, na-break na nito ang record para sa monthly campaign donations kahit na karamihan sa kanyang fundraiser efforts ay ginagawa online sa gitna ng pandemya. Ayon sa kanyang campaign team, kabuang $364.5 million ang kanyang nalikom na donasyon. Mula sa kabuuang bilang $205 ay online donations mula sa small donors. Ang nagdaang records ay hawak ni dating US President Barack Obama, kung saan nagkalikom siya ng halos $200 million ayon sa ulat ng CBS at New York Times. Nagpasalamat naman si Biden sa kanyang mga taga-suporta. Impormasyon at kaalaman sa kalakalan. Balitang Business. Sa ating balitang business, sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 3 buwan ay bumaba ang inflation nitong nakaraang buwan ng Agosto na siyang epekto ng lockdown sa Metro Manila at mga katabing lugar. Ayon sa Philippine Statistics Authority,
Bumagal ang galaw ng consumer prices sa 2.4% nitong Agosto, mas mabagal kaysa sa 2.7% noong Hulyo. Ang pinakahuling figura ay mas mababa sa pagtaya ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 2.5 o 3.3% para sa buwan ng Agosto. Ang average naman ng inflation ay 2.5% para sa unang 8 buwan, mas mababa kaysa sa target ng BSP na 2-4% para ngayong taon. Ang mabagal na paggalaw sa presyo ay hindi inaasahan ng BSP matapos itong samantalahin ang manageable inflation para bawasan ng malaki ang bank interest rate, himukin ng borrowers na isecure ang kanilang credit card at magpautang naman ang mga lenders. Sa atin ng mga balitang showbiz, nagpositibo sa COVID-19 ang British actor na si Robert Pattinson. Dahil dito naantala ang produksyon ng The Batman na pinagbibidahan ng aktor. Ayon sa Warner Brothers, isang miyembro ng The Batman production team sa Britanya ang nauna nagpositibo pero hindi ito pinangalanan. Sa mga ulat na inilabas ng Hollywood Reporter, Variety and Vanity Fair, kinumpirmang si Pattinson ang COVID-19 positive. Wala pa ding pahayag mula sa panig ni Pattinson. 3 araw pa lang ang nakakaraan ng simula ng shooting ng The Batman sa London. Tag-isan ng lakas, patalasan ng isip. Balitang Sports! Ang Memphis Grizzlies star na si Ja Morant ang runaway winner para sa NBA Rookie of the Year Award, kung saan nakuha nito ang 99 mula sa 100 first place votes. Si Morant ang ikalawang manlalaro ng Grizzlies na nakakuha ng award, kasunod ni Paul Gasol na napanaluna ng award noong 2002. Sa ginawang botohan ng 100 global sports writers at broadcasters, nakuha ni Morant ang 498 points. Pumangalawas ang Miami Heat guard na si Kendrick Nunn na may 204 points, habang third place naman ang New Orleans Pelican forward na si Zion Williamson. Ang botohan ay ibinase sa regular session games ng hanggang March 11, bago nagsuspindi ang session o season dahil sa COVID-19 pandemic. Ang seeding games na mula July 30 hanggang August 14 bilang bahagi ng season restart ay hindi isinama sa botohan. Mula sa umpisa ng season hanggang March 11, si Morant ang nanguna sa lahat ng qualified NBA rookies na nakaiscore ng 16.6 points per game at assist na 6.9 per game. At yan ang kabuuan ng ating mga balita. Sa pangalan ng ating mga kaagapay sa Eagle News Service, ako po si Mario Ochoa. We live in interesting times. Susunod na ang letters and music dito sa Net 25 at Now and Then, kasama si Julie Fernando sa Radyo Agila. Sumayin niyo ang mga balitang kinara, mainit na isinulat at inihanay ng Eagle News Service. Agila Balita! Established 1975, rising in the list of top-performing universities in the country, a pioneer in inclusive education and an institution with a dynamic education in response to societal needs. With already 5 campuses throughout the country, this is the New Era University. These are the programs offered in the branches outside of Metro Manila, starting off with the New Era University, Pampanga Branch. This is the first branch outside of Metro Manila and now offers complete basic education, K-12 and collegiate programs. For the basic education, preschool, nursery, kinder, elementary, grades 1 to 6, junior high school, grades 7 to 10, and senior high school, grades 11 to 12. These are the available strands for senior high school for academics, STEM,